Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sino ka? Yes. Siya. Ang ginagawa mo rito? Narito ang address. Papakita ka at hulihin. Huwag kang mag-alala, Elias. Hindi kami magpapahuli. Nais lamang namin makausap ka. Tungkol saan? Tungkol sa pagpapalaya sa bayan, Elias. Laban sa mga praile at kanilang mga kalahi. Señor Alvarez, batid kong kilala niyo ito. Dahil nung isinuplong namin ito sa kwartel, hinuha ng iyong mga tao na siya rin ang nagtapon sa inyo sa putikan. Maldita siya! Gilles! Gilles! Naalala mo? Mawalang galang na po, Señor Alferez, mahal na Cura. Ngunit ang pagsasalong ito ay para pagtibayin ang ating pagsasamang lahat. Hindi upang lawakan ang ating mga agwat. Kaya't maaari ba ay malagod na lamang tayong magsigain? Salud! Salud! Kilala ka na ng mga praile. Natutunan nila ang iyong pangalan, Elias. Batid kong ikaw ay hahanapin at parurusahan, lalo na sa ginawa mo sa praile. Kaya makakabuti kung sumapi ka na sa aming pangkat. Kami ay masigit na lalakas kung ikaw ay mapapabilang sa amin. Lucia, may mga bagay na kailangan kong timbangin. Gaya ng isa mong mahal sa buhay, na hindi mo kayang iwan. Jesus Maria, Jose Padre Mia. Heto na naman tayo. Huwag na huwag mo yung ipaparinig sa mga fraile. At baka ikaw ay maakusahan ng tagapalaganap ng mga kaisipang taliwas sa itinuturo ng Biblia. Tama ka, Senyorita. Eto na naman tayo. Dahil ayang ka na naman sa pagiging apologist mo sa mga babaeng sunod-sunuran dito sa mundo nyo. Sinasabi ko na sa'yo, yan ay kaisipang obsolete na. At ang totoong sumasakal sa ating mga babae. Sa totoo lang, bago naman dumating yung mga tsakang mananakop na yan dito sa Pilipinas, okay naman tayo. May higit na pagkakapantay-pantay ang lalaki at babae. Sa gawain at maging sa tungkulin. Naalala ko bigla yung Philippine history ko, di ba? Sadly, pagmula nung dumating yung mga buwisit na yan dito, binago nila ang paniniwala natin. Sinikil ang mga babae. Ginawang gaya mo, Maria Clara, na sunod-sunuran na lang. ¿Qué has dicho? Perdóname. Me and my big mouth. Patawarin niyo po ako. Hindi ko intensyong insultuhin ka. Hindi ka mahina, Maria Clara. At lalong hindi superior ang mga lalaki sa'yo. Malakas ka. At kayang-kaya mong maging higit pa sa pagiging anak, jowa, o asawa lang. Sinasabi ko na sa'yo yan. Kaya rin natin mga babaeng mangarap ng mas mataas pa sa ating mga sarili at sa ating kapwa. Bukod siyempre sa pagiging mabuting anak at asawa. Tama na. Ayoko na makipagtalo pa. Pero, Senyorita, hindi lang kakaiba ang iyong pananalita, ang iyong kilos. Pero pati na rin ang iyong pag-iisip. Pero bakit ka nga ba kakaiba? Saan ka ba talaga nagmula? At saan mo natututunan yung mga bagay na alam mo? Yun, sasabihin niya mga bagay, tingnan natin. Kung sasabihin ko ba sa'yo, maniniwala ka? Hindi mo subukan.
Saan ka ba talaga nanggaling?